October last year ang nabili namin to sa ADV sa Casa. So 1 year mahigit na siya. Ngayon papakita ko sa inyo yung mga accessories na kinabit ko sa kanya within that year. Ang una kong in-install sa kanya itong Rack M na bracket. Ito kasing GV box ko na to, gamit ko to kay Click dati pa. So ang ginawa ko, bumili na lang ako ng base plate niya para interchangeable sa mga motor ko yung box na gamit ko. Pinatanggal nga lang ni OBR itong dito kasi masakit daw sa likod. Meron yan dito yung backrest Ang nagustuhan ko dito sa Rack M, maporma talaga siya. Ang ganda na itsura niya. Kahit nga wag mo nalagyan niya ng top box pogi pa rin siya tingnan. Tapos ang ganda ng pagkakagawa, pulido. Next ko naman kinabit sa kanya is itong dual horn na yan. Bosch dual horn. Siya nakalagay. Ito para siyang tunog sedan. Maganda yan para mas marinig ka ng mga kasabayan mo sa kalsada. Kasi yung stock horn natin is napakahina. Tapos nagkabit din ako ng JCM1 na mini driving lights. May bracket siya na nakalagay dito. Low beam niya is white. Off. Tapos high beam niya is yellow. Ito yung itsura niya pag gabi. Yan, gamit na gamit naman yan ni OBR kasi lagi kaming bumabiyahe pag gabi. Mahina kasi talaga yung stock headlight. Kaya kailangan namin na mas malakas. Ito yung ginamit kong switch sa kanya. Atom na 3-way switch. Low beam, off, high beam. Na clamp type. Diniskartehan ko na lang. Tinabas ko yung grips. Tapos ito siya kinabit. Next ko naman na kinabit dito is ito. Nose cover. Pang forma na lang talaga to Ang purpose nito para sa akin. Ayan siya. Parang pampatango siya ng ilong ni ADV. Naka 3M tape lang yan. Okay naman. Hindi naman kumakalas yung 3M tape. Ang tagal na yan. 1 taon na nga. Hindi pa siya nahuhulog. Para siyang naging hook yung itsura niya. Ayan. Tumangos yung ilong. Tapos kinabitan ko din siya nitong panel gauge protector ito. Na AdPro. Na self-healing siya. Kung halimbawa magasgasan siya, kusa siyang nag-heal ng sarili niya. Ang kagandahan dito is protected yung mismong panel natin, panel gauge, sa mga gasgas. Ang baga may extra layer of protection siya, na self-healing. Next ko naman na kinabit is itong high desk body protector, itong deck pad. Maganda to kung lagi kayo nagpapatong ng gamit dito. So less prone sa gasgas tong part na to. Ako kasi nagalagay ako dyan ng tunnel bag dito. Kaya napaprotektahan niya yung fairings na hindi magasgas. And from high desk Philippines. Tapos dito nilagyan ko rin. Ito naman para pag nakatapak si OBR, tumatama-tama dito yung paa para hindi magasgas yung fairings natin dito. Ayan, part na to. Yung dito ko, nakinabit dati, tinanggal ko na kasi natuklap siya. Siguro mga 6 months sa tatanggal. Siguro dahil yun sa surface nito. Ayan, na medyo iba yung surface nito Kung compare dito na makinis lang. Ito, kapit na kapit pa rin hanggang ngayon yung 3M tape niya. Tsaka yung deck pad. Ito. Tapos yung handle grips natin from High Desk Philippines din. Yan. Pinadala nila yan sa akin lahat. So okay siya, makapit siya sa kamay. Hindi siya lumalagkit. Pag umuulan, okay pa rin siya gamitin kahit walang gloves. Ganda, maganda yung quality niya. Tapos itong mud flap na mas malaki siya compared sa stock. Mas malapad. So mas nalilesan yung pasok ng dumi dun sa loob ng makina. Next ko naman kinabit is itong XADV riser. Yan. Para tumaas yung manibela, tapos mas lumapit sa akin. Ganun yung settings ko. So, pwede rin pakabila yung settings niyan. Depende sa preference nyo, sa haba na ang kamay nyo. Ito, malaking tulong sa akin to kasi hindi na naka-extend masyado yung kamay ko. Hindi na banat na banat. Pagaya dati nung stock, tsaka mas matumaas na siya compared sa dati na hanggang dito lang. Tumaas siya talaga, tapos lumapit sa akin. So, yun yung preference ko na pwesto niya. Pwede kayo mag-experiment dyan kung ano yung mas fit para sa ergonomics nyo. Tapos nagkabit din ako nitong MotoWolf na clamp type. Yan, dalawa siya. Dalawa lang nilagay ko para syempre balance. Para yan sa phone holder ng MotoWolf. Ganito yung itsura niya pag nakaklamp yung phone holder niya. Yan, nagagamit naman yan sa Google Maps kapag may mga ride kami ni OBR pang navigation. Ito hindi siya talaga upgrade pero ginawa ko to kay ADV dito sa part na to. Para hindi manakaw itong lid na to. Madali kasing nakawin to Ginawan ko na lang siya ng paraan para pag tinanggal, hindi nila mahihila. Marami namang diskarte dyan kung paano nyo gagawin. As long as hindi mananakaw agad ito. Lid protector siguro. Ito, marami nagtatanong sa akin ito. Itong side mirrors na gamit ko.
Bali, stock modified siya. Ito ay stock mirror ng Yamaha. Tapos yung stem niya ay Smugen ng brand. Ang ginawa ko, yung bola nito sa loob ng stock na Yamaha, pinabutasan ko siya. Tapos pinatredan ko para mailagay ko siya sa dulo nito nung stem. Tapos ako siya pinasok para makabit ko siya ng ganyan dito sa side mirror. Ang ginamit ko naman sa kanyang lagayan is itong pang Honda Click to eh. Meron to actually sa loob na nakalabas. Ang ginawa ko, ginrind ko na lang. Tinabas ko siya para pag kinabit ko, sakto yung fit. Pero pwede naman kayong bumili ng ibang lagayan ng side mirror kung gusto nyo gumawa ng ganito. Tapos itong brake assi, ang ginawa ko is inisud ko na lang siya dito. Para dito ko siya mailagay. Tapos medyo nakatungo siya na ganun. Para pag nakahawak ko kung ganyan is hindi tatama yung side mirror dito sa kamay ko. Yan, bali parang naka-angle siya ng ganun ng konti. Parang nakahiga ng konti. Ngayon, dahil humaba na siya yung side mirror, nilagyan ko siya nung isang part ng aftermarket na bar end. Tapos ito yung stock, sinama ko na lang siya dito. Para humaba siya, extended bar end. Bumili na lang ako ng mahaba na tornilyo. Pumunta mismo ako sa bolt center. Tapos sinukat ko kung alin yung mas mahaba. Feeling ko mahanggang dito yung haba niyan eh. Built-in kasi yung tread nito. Yung sa handlebar natin. Nakita niya, pantay na siya dito. Tapos nagkibid din ako nitong Spirit Beast na park brake lock. Purpose naman ito is kapag nakahinto ka, pwede mo siyang i-brake lock. Yan. So naka-engage na yung preno mo sa likod. Kahit bitawan mo yung manibela mo, kung alawa magse-cellphone ka, hindi nagagalaw yung motor. Pero yan, dapat huwag nyong iiwanan yan na naka-engage lang. Alo, kung mahalba magpa-park kayo, kasi pwedeng lumobo yung brake fluid sa brake hose nyo pag iniwanan nyo na naka-engage. Posible. Nagkabit din ako nito. Engine protector or yung skid plate na tinatawag nila. Apat yung mounting bolts nya. Ayan, dalawa dito. Tsaka itong dalawa dito. Na never pa naman siya sumayad, tsaka hindi pa siya napuputol. Stainless pala ito. May butas din siya para pag mag-change oil ka, makasas mo pa rin yung drain bolt ng makina. Dito naman tayo sa CVT niya or yung Continuous Variable Transmission. Ang gamit kong pulley is yung Kalkal pulley ng ECU Tech. Tapos naka-groove bell ako ng speed tuner. Center spring is 1200 RPM. Stock clutch spring, stock clutch lining. Bola ko is 1315. Purpose naman yan is para mawala yung bitin sa mid. Alam niyan pagka nakastock pa kayo, pag mag-overtake kayo, parang walang power siya sa mid. Na-eliminate niya yon nung nag-upgrade ako ng CVT. At the same time, mas bubinis yung acceleration ko, tapos nadagdagan din yung dulo niya. Pero ang main purpose ko talaga is para mas maganda yung overtaking power niya. Para hindi ako mabibitin pag gusto kong ma-overtake na, dire-diretso lang yung power niya. Tinry ko din dati yung ECU Tech na 14T high speed gear, pampalakas ng dulo naman yon. Ang downside nun is medyo mabawasan ng konti yung hatak. Ngayon sabi ni OBR, ibalik ko na raw yung stock, kaya naka-stock gear na ulit to. Pero malakas dumulo yung 14T. Pero maganda yun kung ba solo rider lang kayo na magaan, tapos puro patag lang yung dinadaanan nyo. Malakas talaga siya. So yun yung mga accessories na pinagkakabit ko kay ADB within that year. Konti lang talaga yung in-upgrade ko sa kanya kasi maganda na talaga tong motor na to. Kung buga kung ano lang talaga yung essential na pwede ko ikabit, yun lang ang kinakabit ko sa kanya. Mas gusto ko rin kasi yung simple lang yung forma niya. Lahat pala yung mga accessories na pinakita ko sa inyo, may vlog yan lahat, isa-isa. Search nyo lang sa channel ko yung pangalan na accessories, tapos makikita nyo na yan doon, may vlog yan, para mas makita nyo kung paano ko in-install, yung ganyan, yung review ko sa kanya. So far sa loob ng isang taon, okay pa sila lahat, yung mga nakakabit na accessories na yan. Although yung iba, lately ko lang kinabit, okay pa rin, walang naging problema lahat. Pero majority sa kanila is almost 1 year ko na ginagamit din mga accessories. Lalagay ko rin yung Shopee link nila sa description para kung gusto nyo umorder ng mga accessories na kinabit ko kay ADB, pwede nyo orderin. Diretso na kami ni OBR nito sa bahay or kakain pa yata kami. Nagutom daw si OBR eh. Puputrip muna kami somewhere dito sa Clark.